Sa pagdiriwang ng 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja, Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Api, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Ako
Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang iyong showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, 10 minuto magkalipas ang alas 11 ng gabi. Alamin ang bawat panig ng issue, bawat panig ng balita. Yan ang focus ng kwentuhan tonight. Mangyayari yan tonight sa DZRH for tonight only. RH! Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa 23 ho tayo sa buwan ng Hunyo taong 2024. Pasadahan na natin ang mga malalaking balita na pumutok nitong weekend. Inyo hong magkakasama sa isang oras na balita at talakayan dito sa Palatuntunang for tonight only. Ako po Giselle Ricofort. Tuloy-tuloy pa rin sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa mga ulo ho ng ating balitaan, Pilipinas hindi magsisimula ng giyera ayon kay Pangulong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos pinarangalan ng sundalong naputulan ng daliri sa West Philippine Sea dahil sa agresyon ng Beijing. Mayora Alice Guo pinatalsik na sa Nationalist People's Coalition. 29 pesos na bigas na ibinebenta ng National o ibebenta ng National Food Authority. Tiniyak na maganda pa rin ang kalidad. Sa pinalaban sa tech editor na isinasangkot sa paghack sa government at private site, inihahanda na ng NBI. Malakihang taas presyo sa produktong petrolyo, kasado na naman sa Martes. Oh!
Pilipinas, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang pagpapaulan ng southwest monsoon o habagat at ng localized thunderstorm sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ay nasa pag-asa, matitinding pagulan at pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa lalawigan ng Palawan dahil sa umiiral na habagat. Isolated rain shower naman na may kasama pa rin na thunderstorm ang inaasahan sa mga bahagi ng National Capital Region, Cavite, Laguna, Batangas, Zambales, Bataan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap ang kalangitan na may kasamang pulupulong mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Sa pagdaya ho ng pag-asa, 50% ang tsansa ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Metro Cebu, Legazpi City, Cagayan de Oro City, Metro Davao, 40% naman sa National Capital Region, Zamboanga City at Bacolod City, 30% sa Dalawag City at 20% sa Baguio City. Nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na hindi magsisimula ng digmaan ng Pilipinas sa Talk to the Troops sa Camp General Artemio Ricarte sa Puerto Princesa City sa Palawan. Binigyang diin ang Commander-in-Chief na mapayapa at masaganang buhay ang pangarap ng bawat Pinoy. Ayon sa Pangulo, walang pamahalaang naglilingkod sa mga tao ang gugustuhing mapahamak ang buhay at kabuhayan ng kanyang mamamayan. Kaya naman sa pagdepensa sa Pilipinas, sisikapin raw ng gobyerno na ayusin ang mga isyu sa mapayapang paraan, imbis na gumamit ng puwersa o pananakot para makapanakit. Pero binigyang diin ni Pangulong Marcos na pagiging kalmado ng mga Pilipino, hindi dapat pagkamalan bilang pagluho dahil wala sa kasaysayan ng Pilipinas na yumukod sa sinumang dayuhan. Pinarangalan ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan Medal ang sundalong naputulan ng daliri sa pangaharas ng China Coast Guard. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang naggawad ng medalya kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ayon sa Presidential Communications Office, ito ay bilang pagkilala sa mahalagang naging serbisyo ng tauhan ng gobyerno sa pagsusulong ng advokasya ng administrasyon. Nakatanggap naman ang 79 na iba pa na bahagi ng rotation at resupply mission ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa nabanggit ho na paggawad ng pagkilala ng punong ehekutibo, sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang katapangan ng mga sundalo na nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Bati daw ng Pangulo na maraming hamon at panganib na sinuong ang mga sundalo sa kanilang misyon sa mga nakalipas na linggo. Pero sa kabila nito ay nanindigan anyang tropa sa mga prinsipyong nagbubuklod sa mga pagka-Pilipino na may paggalang para sa buhay, para sa dignidad at para sa komunidad. Kaya naman ang pakiusap ng Pangulo sa mga sundalo, patuloy na tuparin ang tungkuli na ipagtanggol ang bansa ng may integridad at respeto. Barangay Captain naman patay sa pamamaril sa Ormoc City, detalye RH32 Jimmy Angay-Angay Jimmy. Inawian na ng buhay sa ospital ang isang barangay kapitan na binaril ng dalawang suspek sa siyudad ng Ormoc, lalawigan ng Leyte. Kinilala ng Ormoc City Police Office City Director Police Colonel Redanta Riz ang biktima na si Dennis Laurenti na sa wastong taong gulang residente ng barangay Alta Vista, Ormoc City, namatay habang ginagamot sa isang pribadong hospital sa Ormoc. Nabati na last year sa nang umaga ng Hunyo at 12 si Laurenti na kasakay sa multicab na service ng barangay papuntang Ormoc Superdome para dumalo ng pagdiriwan ng independence niya pagbabarilin ng dalawang suspek na kasakay sa single motorsiklo. Tinamaan din si Iski Kawag ang isang Iski Kagawad ng barangay Alta Vista. Nakilala ng Ormoc City PNP mga suspek na patuloy na tinutugis ngayon. Sa dito ang taga Sambuanga na nakatira sa Albera, Leyte.
Patuloy naman ang reward money ng 200,000 pesos na ibibigay ni Naliti 4th District Congressman Richard Gomez at Mayor Lucy Torres Gomez sa mga kahuli sa mga sospek. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa kababalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pilipinas, 18 minuto makalipas o ang 11 ng gabi ngayong 23 sa buwan ng Hunyo, taong 2024. Hindi pa kailangang magpasaklolo ng Pilipinas sa ibang bansa sa pagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ito naman ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela, matapos ang malapiratang harassment ng China na ikinaputol ng daliri ng sundalong Pinoy. Ayon kay Tariela, wala pang dahilan para hingin ang tulong ng foreign actors sa paglalarga ng ordinaryong roremesyon. Naniniwala si Tariela na hindi pa maituturing na armed attack ang paggamit ng bolo, gayon din ang tear gas ng China Coast Guard para itaboy ang mga sundalong Pinoy sa Ayungin. And from the videos that were released, makita naman natin itong mga daladala nila na to, hindi ito ginamit para saktan ang ating sundalo. Ginamit lang to para butasin ang rib ng ating sundalo, and then for them to be prevented in carrying out a successful resupply operation. Posible raw hong salakayin ng China mga tropa ng Pilipinas na nagkaposta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi sa DZRH ni Professor Renato De Castro, isang defense at security analyst, na hindi rin malabong may Pilipinong magbuwis ng buhay sa agresyon ng Beijing. Pumapatay at gumagamit daw talaga ng puwersa ang mga Chino kapag territorial dispute na ang pinag-uusapan. Hinalimbawa ni De Castro ang pagsakop ng China sa Paracel Island noong 1975, kung saan marami umano silang pinatay ng mga South Vietnamese. Territorial disputes, they would use force. Kasi kung talagang makapangyarihan, malakas, mapanakop, at of course, coercive talaga ang mga Chino pagdating sa territorial disputes. Kasi talagang mahaba no itong laro. At of course, yung katapat ho natin, hindi lang ho malakas, papanlin lang rin po siya. No? Kumbaga, I will use a term ho, crafty. Eka nga, if I have to use the term crafty. They have played this game ho since the time yung Chinese civilization. They know the play the game na talagang iprovoke kayo, sakupin kayo, at gamitan ho tayo ng overwhelming force. Kaya we have to play this game wisely po. Wiser than our big neighbor. Kaya nga binabanggit ho, diba, ni Philippine Navy Commodore Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ho sa West Philippine Sea. Sinasadya tayong galitin ng China upang yung mga sundalong Pilipino yung una hong magpaputok sa tensyonadong karagatan. Bagay ho na ang sinasabi ni Commodore Trinidad ay iyan na yung labanan ngayon, sapagkat ang sinasabi ho ng ating daw kaibigan ay papatol ang Pilipinas sa maling paraan. Panahon na ho para pabalikin daw ng kanilang bansa mga opisyal ng embahada ng China sa Pilipinas. Ito ang giniit ni Maritime Law Expert at Professor Jay Batong Bakal, kasunod ng harassment ng China sa West Philippine Sea na ikinaputol ng daliri ng isang sundalong Pinoy. Sa kapihan sa Quezon City, sinabi ni Batong Bakal na malinaw na hindi nakatutulong at hindi nagagampanan ng embassy officials ang kanilang tungkulin na mamagitan sa gusot sa tensyonadong karagatan. Like I said, no, it's very clear that the current team of China in the Philippines has not been helpful, and they have not been able to carry out the task really of bringing the countries closer together. Instead, they have contributed even more to the distrust, and in a way also aggravated the really. Nakita niyo ho ba yung post ng tabloid ho ng China, kung saan ang kanila ho nga binabanggit kagaya ho ng kanilang nakagawi ang tono, ano? Patuloy nilang ginajustify yun ho nga kakaibang level na ng kanilang harassment
sa mga sundalong Pilipino sa May West Philippine Sea noon hong Hunyo 17. Ang sinasabi nila, ginawa namin yan sapagkat kayo'y nagbibitbit ng mga construction materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kayo'y lumalabag at patuloy daw na lumalabag sa ating mga commitment sa China. Kabilang na raw yung dapat matagal na natin na paghatak doon sa BRP Sierra Madre sa nabanggit ko hong bahura dyan sa May West Philippine Sea. Eh hindi ba nga ang binabanggit ng ating Pangulo? Kung meron man na pinasok na gentleman's agreement, kung iyan man ho ay totoo o ano pa mang kasunduan sa nakalipas na administrasyon at ito hong gobyerno ho ng China, pinapawalang bisa na ho yan ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon pa lang ay pinuputol na yan ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat iyan ay hindi naman ho legally binding. Sapagkat hindi naman ho iyan tratado, hindi ba? At hindi naman obligado kung totoo man ang gentleman's agreement ng nakalipas na administrasyon. Hindi naman obligado yung mga susunod pang administrasyon para ho iyan ay sundin at ipatupad. Ang nabanggit nga ng ating Pangulo simula noon hanggang ngayon, walang isusuko ang Pilipinas ni isang pulgada sa teritoryo natin dyan sa May West Philippine Sea. Kaya't doon ho sa ating kaibigan daw na China, kasi hoda na nagbibit-bit ho ng construction materials o ng kung ano pang mga supply, yun hong tropa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, ay labas na ho kayo dyan. Wala na kayong pakialam dyan. Sapagkat una't higit sa lahat, napakalayo ho sa China ng Ayungin Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod pa yan, sa amin hong naipanalo sa 2016 arbitral ruling. Kaya't ang Pilipinas ang may karapatan at sovereign rights ho dyan sa binabanggit kong bahura. Tuluyan na hong sinipa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang kasapi ng Nationalist People's Coalition. Kasunod ito ng pag-ahain ng petisyon ni Tarlac Governor Susan Yap upang patalsikin sa partido ang alkalde sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng Mayora. Sa ilalim ho o sa liham ho na permado ni NPC Chairman at dating Senate President Vicente Soto III, may petsyang June 22, 2024 kinumpirma nito ang pagsipa sa Mayora bilang miyembro ng NPC. Binanggit din ho sa naturang diham ang pagkakaalis kay Guo sa partido alinsunod sa preventive suspension na ipinato ng Office of the Ombudsman dahil sa patong-patong na reklamong kinahaharap ng alkalde ng Bamban. Kabilang na rito ang kasong qualified human trafficking sa nasa 500 foreign POGO workers na isinampa ng PNPCIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ayon kay Soto, hindi kukonsentihin ng NPC ang anumang labag sa batas na gawaing ginagawa ng kanilang mga miyembro na nakasisira sa prinsipyo ng koalisyon. Kasabay nito, inatasan ho ni Soto sa Secretary General Mark Leandro Mendoza na agarang ipatupad ang kautusan at ipabatid sa Mayora ng Bamban. Pilipinas, 26 na minuto makalipas ho ang alas 11 ng gabi. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan.
tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Uy, magandang gabi ho muna. Happy listening ho doon sa mga kababayan ho natin na patuloy ho na nakikinig ho sa programa doon ho sa mga nakikinig habang sila ho ay nagpapaantok, sa mga nakikinig ho sa kani-kanilang mga talapihitan at sa mga nakaantabay ho sa Facebook live streaming at sa atin hong YouTube channel. Magandang gabi ho kay Ria Soto, kay Noel Amudo. Ang sabi ho niya, subukan nila na sugurin ang BRP Sierra Madre, makikita raw ng China yung kanilang hinahanap. Sabi pa niya, iisi ng Pilipinas ang Ayungin Shoal. Kaya lumayas kayo sa West Philippine Sea. Wala kayong pakialam kung ano raw yung dadalhin dyan ng tropa ng Pilipinas. Magandang gabi rin ho. Nakikinig din si Alvin De Torres mula ho sa Binyang Laguna, kay Paul Salvacion, kay Garland Noel, at sa iba pa ho nating mga kababayan ano, na sa kanilang mga radyo naman nakatutok, kagaya ho ni Tatay Augusto o Augusto Romimo, si Tatay Tommy ho ng lungsod ng Quezon. Bad news ho para sa mga motorista sapagkat meron daw hong aasahan na malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Kapagaya ho ng Unioil Petroleum, halos 2 piso o 1 peso hanggang 70 centavos. 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng diesel. 1 peso hanggang 10 o 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos naman sa gasolina, habang 1 peso and 1 pesos and 10 centavos ang maaaring dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa tinukoy ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang nadahilan ng taas presyo ang nagpapatuloy na geopolitical tension
Kagaya ho ang nagpapatuloy na giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Ilulunsad ho sa mga Kadiwa Center ang trial period ng mga pagbebenta o ng pagbebenta ng 29 pesos na kada kilo ng lumang buffer na bigas sa susunod na buwan. Sa panayam mo ng DZRH, tiniyak ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na maganda pa rin ang kalidad ng mga bigas na ito dahil dumaan sa proseso ng sensory at ng laboratory ng o laboratory test ng National Food Authority o NFA. Pagdidiin ho ni de Mesa, tanging 10 kilo lang ng murang bigas ang maaaring bilhin kada buwan upang maraming kababayan ang makinabang. Pangunahin na implementing arm natin yung mga Kadiwa centers natin at doon sa ibang lugar na wala pa tayong Kadiwa, makikipag-ugnayan tayo sa mga lokal na pamahalaan para maabot natin yung mga pamilya na nangangailangan nito. Sinusiguro ng NFA, ng ating kagawaran, na magandang klase itong pinamamahagi. Matanda natin, meron ang na-interview. Meron silang tendency na bumalik, magbalik-balik doon sa binibilan nila dahil ang sabi nga nila, maganda yung klase ng bigas. Ang sinasabi ho ng NFA, ito hong Bigas 29 program ng Nasyonal na Pamahalaan ay ilalarga ho muna no, sa piling mga lugar simula ho sa susunod na buwan. At ang paunang target ho nito, hindi ho muna sa lahat ho ng ating kababayan, kundi doon ho muna sa mga nasa vulnerableng sektor. Kabilang ho sa tinukoy nila ng NFA at ng Department of Agriculture, yun hong mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yun hong mga for peace. Kasama rin ho dyan, yun hong mga senior citizen, yun hong ating mga lolo at lola, yun din hong mga persons with disability at yun hong mga solo parents. Posibleng madagdagan pa raw ang supply ng imported na bigas sa Pilipinas dahil sa ipatutupad na tariff reduction. Ito ang sinabi sa DZRH ni National Food Authority Administration o Administrator Larry Lacson kaugnay ng naging executive order na nagpapababa sa tarifa ng imported rice. Ayon kay Lacson, maaaring maging posibilidad ang pagdami ng imported na bigas sa Pilipinas dahil mas makamura dito ang mga negosyante. Kung titignan naman po ang mga desisyon, kumbaga, dahil ibinaba po ang tarifa, parang maibaba talaga yung presyo. So, kung mas mura na pong mag-import ngayon, yan po ang posibilidad. Na madagdagan pa ang volume ng imported na bigas na darating sa Pilipinas ngayong taon? Tama po ba, Administrator? It's a possibility. Kahit na sino pong negosyante at medyo mura ang mag-angkat at pwede ka namang mag-angkat, eh, syempre ang mga negosyante po mag-aangkat po yan. Sa kabila ho ng mga panawagan ng nagkakaisang pahayag ho ng ating mga lokal na magsasaka at ng ilan pa ho nga nasa sektor ay naglabas na ho ang Pangulong Bongbong Marcos ng isang executive order bibigay ho ng basbas ng go signal ano doon sa rekomendasyon ng NEDA na ibagsak pa sa 15% yun hong tarifa o yun hong binabayarang buwis para ho doon sa mga aangkatin nating mga bigas. Ang sabi ho ng mga lokal na magsasaka, pababahain lang ho niyan lalo yun hong mga imported rice sa lokal na merkado at ano yung garantiya na iyan ho ay pabababain yun hong presyuhan ng pangunahing butel sa mga lokal nating pamilihan. Sapagkat una tigit sa lahat ay maaapektuhan din daw nito yung kanilang lokal na produksyon, yung lokal na presyuhan sa kanila hong pinoproduce na palay. Para ho doon kasi sa mga nakikinig nating kababayan, ano? Kaya ho ganyan yung pahayag ho ng ating mga local farmers. Hindi ho ito yung unang pagkakataon na ibinabaho ng Nasyonal na Pamahalaan yun hong tarifa sa bigas at iba pa hong mga agri products. Hindi ho ba nagsimula ho yan sa 45% ibinagsak sa 30-35% yun hong tarifa sa imported na bigas.
Kung naging epektibo ho ang tariff reduction na yan, bakit hanggang sa ngayon, sirit pa rin ho yung presyuhan ng pangunahing butel? Bakit ho hanggang ngayon, marami ho sa ating mga kababayan yung hong nagugutom sapagkat hindi ho nila abot kaya? Sapagkat hindi ho kaya ng kanilang bulsa hanggang liig ho yung kanilang paghihigpit ng sinturon dahil sa sirit presyo ho ng pangunahing butel. Ang sabi mismo ng ilan nating mambabatas, patunay yung kasalukuyang estado ng presyo ho ng bigas sa lokal ho na merkado na hindi epektibo, na hindi ho tumatalab, iyan hong tariff reduction na ibinagsak pang higit sa 15% na ang makikinabang lang sino? Hindi ho yung mga local farmers natin, kundi ho yung mga importer lamang na bagamat makatitipid ho sila sa tariff reduction, wala hong garantiya na iyan ho'y magre-reflect sa atin hong lokal na pamilihan. Ang mismong kalihim ho ng Department of Agriculture, iyan hong nooy rekomendasyon pa lang ho ng NEDA. Ang kanya hong sinasabi, putol siya na paabutin ng 5 taon hanggang 2028 ho ha, ang pinag-uusapan ho natin dito na tariff reduction na 15% na inaprubahan ng Pangulong Bongbong Marcos. Iyan ho'y magtatagal ng hindi lang ho ng ilang buwan, kundi ho ng 5 taon sapagkat iyan ho'y epektibo hanggang taong 2028. Ibig sabihin, 5 taon ho'ng malulubog yung kabuhayan ng atin ho'ng mga local farmers. Ang sabi ho ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kapag tayo ho'y nagpapatupad ng tapyas taripa, mas mainam ho kung ito ho ay epektibo lamang sa loob ho ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kumbaga, hindi ho ito yung pangmatagalang solusyon sa napakamahal ho na presyo ng bigas sa atin ho mga lokal na pamilihan. Isang pick-up naman ang nahulog sa dagat sa Lingayen, Pangasinan. Mayroon bang namatay? RH-38 Freddy Fajardo. Freddy. Nagulat ang mga taong namamasal sa Baywalk sa Barangay Pangapisan, Norte, Lingayen dahil sa isang pick-up pamula sa Baywalk ay dumiretso sa dagat. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castro Jr., nabatid na nagsasanay pang magmaneho ang tsuper na hindi na pinangalanan sa bahagi ng Baywalk alas 3 ng hapon nang bigla itong tumalon sa dagat. Agad namang tinulungan ng mga tao sa lugar na mailigtas ang driver ng pick-up. Tumulong din ang tropa ng Prime Guardians Lingayen Chapter na nasa lugar at ligtas na na-rescue ang driver. Nakausap pa ng ilang rescuer ang driver ng sasakyan at nabatid na nagpa-practice pa lamang itong mag-drive. Ayon sa 22 anyos na binatang driver ng pick-up, na mali siya ng apak imbis na preno. Silinyador ang kanyang naapakan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Pilipinas, alas 11:41 Alas 11:41 na ho tayo ng gabi ngayong 23 sa buwan ng Hunyo taong 2024, huling linggo ho sa kasalukuyang buwan, mantakin nyo yon. Sabay Hulyo na sa susunod, Bermans na naman, Pasko na naman. Umaasa ho ang Department of Agriculture na bababa ng 6-7 piso ang presyo ng imported na bigas sa mga susunod na buwan. Ayon kay DA spokesperson Asa Carnel de Mesa, epekto ito ng ipinatupad ng pinababa o epekto ito ng ipatutupad pa lang na tapyas taripa sa bigas na epektibo umano sa July 6. Itinuro ni de Mesa ang Philippine Statistics Authority na silang nagkwenta ng sinasabing epekto ng Executive Order No. 62 ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa bigas, binago rin ang taripa sa iba pang commodity, kagaya ho ng animal at pharmaceutical product, mga halaman at mga kemikal. Inaprubahan na ho ng PhilHealth Board sa pangunguna ni Health Secretary Ted Erbosa
Ang hiling ni House Speaker Martin Romualdez na dagdagan ng financial assistance ng PhilHealth para ho ito sa mga magpapadialysis ng mga diabetic patients sa buong Pilipinas. Ayon kay Secretary Herbosa, mula sa 2,600 piso kada sesyon, tataasan na hanggang 4,000 piso ang sasagutin ng PhilHealth para mapasama na ang iniksyon at iba pang gamot na maaring iiwalay na claim ng pasyente ng PhilHealth. Lubos naman ang pasasalamat ni Speaker Martin Romualdez sa mabilis na pagtugon ng PhilHealth sa kanyang kahilingan. Ani Speaker Romualdez, noong isang buwan niya lang ito ipinanukala, pero mabilis ang pagtugon ng kagawaran ng kalusugan. Sinabi pa ni Romualdez na malaking tulong talaga ito dahil pati gamot o iniksyon na laging problema ng mga pasyente ay sasagutin na rin ng PhilHealth ngayon. Sa talaho ng Department of Health, may 4.5 milyong Pilipino ang diabetic at 1 milyon o higit 1 milyon ang nagpapadialysis sa ngayon. Halos 100,000 suragaunon ang natulungan ho ng gobyerno nitong Sabado mula sa pagkuha ng mga dokumento kagaya ho ng NBI at Police Clearance, Birth Certificate at TESDA Certification. Ito ay bahagi ng bagong Pilipinas Servicio Pair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos para ho ilapit ang mga ahensya ng gobyerno at ibigay ang mga kakailanganin ng mamamayan. Si House Speaker Martin Romualdez ho ang kumatawan kay Pangulong Marcos sa nasabing aktibidad sa lungsod ho ng Bislig, Surigao del Sur kasama ang 77 pang mambabatas. Bukod sa mga serbisyo na mahagi rin ng halos 600,000 piso na ayuda ang pamahalaan mula naman ho sa cash assistance ng Department of Social Welfare and Development at scholarship grant naman ng Commission on Higher Education. Ayon kay Speaker o kay Speaker Romualdez, ang BPSF ay one-stop shop para hindi na kailangan magtungo pa sa Maynila o malalaking lungsod ang mga kababayan natin para makuha ang kanilang mga pangangailangan. Umabot naman sa 6,000 residente ng Surigao del Sur ang nabiyayaan ng tulong pinansyal sa ilalim ho ng Rice Distribution Card na programa ni Speaker Romualdez. Bukod ho sa 3,000 piso na tulo na ayuda ay nakatanggap din ng 10 kilo na bigas sa mga card beneficiary na galing sa mahirap na sektor ng lalawigan. Mga opisyal naman at taga-suporta ng UBJP dumagsa sa General Assembly o sa General Assembly sa Dos Maguindanao del Norte. Detalye RH 19 June, Dimakutak, June. Magandang gabi sa iyo, Giselle. Dinumog at hindi mahulugang karayom ang ginanap na United Bang Samoro Justice Party o UBJP General Assembly sa MSU Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa gitna ng libo-libong attendees, naging madamdami ng mga pananalita ni na UBJP President Barm Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, UBJP Executive Vice President and Central Mindanao Vice President Mohager Iqbal, UBJP Vice President for Women Aida Silungan, at UBJP Secretary General Abdul Rauf Makakwa, at ilang political leaders tulad din na former Juan Maguindanao Governor and former 2nd District Congressman Ismael Toto Mangudadatu at Mayor Kadafetoy Mangudadatu at ng iba pang honorable speakers. Isa sa mga highlights ay ang opisyal at mainit na pagtanggap ng partido UBJP sa mga bago nitong miyembro at supporters mula sa iba't ibang panig ng Central Mindanao na patuloy na naniniwalang ang MILF pa rin umano ang nararapat na mamumuno sa BARM na nagpuhunan ng dugo at buhay sa almost 50 years na MILF-led struggle. Tinagurian naman nilang a day of harvest for UBJP ang araw ng asembleya matapos na numpa mga bagong miyembro at mga bagong taga-suporta sa harap ng UBJP officials and members na pinungunahan ni Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim. Partikular namang inihayag ni Ginoong Iqbal ang layunin ng asembleya ay ang pagpapakita ng UBJP sa mas tumatatag at lumalakas na pwersa ng suporta mula sa tribe people bilang paghahanda sa papalapit na unang parliamentary election
Region, Sambang Samora Region sa May 2025. Sa kabuuan ng UBJP Assembly, naging maayos at mapayapa ang pagtitipon at umuwi ang lahat baon ng pag-asang magpapatuloy ang sinisimulan ng epektibong pamamahala ng MILF sa BARM sa pagsasaayos sa buhay at kabuhayan ng tri-people sa buong Bangsamoro Region na nakabase sa makadiyos at makataong katungkulan na nakaangkla sa CUB at BOL. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Dimakutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Binigyang diin naman ho ni Senador Christopher Bongo ang kanyang patuloy na suporta sa pagtatayo ng mas maraming super health centers sa buong Pilipinas. Ito ay upang higit pang mapaghusay ang healthcare system sa bansa at mailapit sa mga komunidad ang mga primary care consultation at early disease detection. Ang pahayag ho ay ginawa ni Senador Go, chairperson ho ng Senate Committee on Health and Demography, matapos bumisita ang kanyang walasakit team sa Kidabawan City sa North Cotabato upang makiisa sa inaugurasyon ng bagong super health center sa lugar. Ayon kay Senador Go, ang super health center ay isa sa pamamaraan upang ilapit ng gobyerno ang mga serbisyong medikal sa ating mga kababayan na at makatutulong upang ma-decongest daw ang mga paggamutan dahil hindi na kailangan na pumunta ng ospital, pwede na daw dyan ang mga primary care. Dito na rin umano ang konsulta ng PhilHealth at dahil ang bawat Pilipino ay miyembro ng PhilHealth, hindi na raw nila kakailanganing bumiyahi pa ng malayo para makapagpagamot. Sa sama-samang pagsisikap ni na Senador Go, mga kapwa mambabatas ng Department of Health sa pamumuno ni Secretary Ted Erbosa at ng mga lokal na pamahalaan ay nakapaglaan ng sapat na pondo para sa pagtatayo ng mahigit 700 super health center nationwide. Sa North Cotabato ho, mayroon ng kabuang 16 na super health center ang napondohan ng pamahalaan. Selebrasyon naman ng Bayaniwan Festival sa Chaong, Quezon. Abay umarangkada na, detalye RH33 Benji Anchoquia. Benji. Itong araw ng iba't ibang activities ng Bayaniwan Festival ang isinasagawa ngayon ng Chaong, Quezon sa pangunguna ni Mayor Vincent Arjimia, kung saan lalahukan ito bukas ng iba't ibang mga celebrities mula sa Metro Manila. Ang nasabing Bayaniwan Festival ay iba't ibang mga kaganapan tulad ng Cockfest, Business Owners at Balikbayan, Singing si Club, Car Motor Show, Bowling, siyempre ang pinakamahalaga ang prosesyon ng St. John Baptist sa araw ng kapistahan ay matatapos bukas at pinakahuling event ang Mayor's Night sa Chaong, Quezon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benjan Chukia. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Uy, higit para hong pinagbute ng GCash ang cash-in experience ng mga user, freelancer at e-commerce entrepreneur. Ito ay sa gamit ho ng PayPal at GCash Instant Transfer, nakaakibat ng mga pinalakas o mas pinalakas na partnership nito sa multinational online payment provider na PayPal. Ang kolaborasyong ito ay hinahayaang mabigyan ho at magamit ng mga customer, particular na ng mga remote freelancer at ng e-commerce entrepreneur ang mga bago at mas pinahusay na PayPal cash-in feature ng GCash application. Sa pumagitan ho ng pag-link ng kanilang mga PayPal account sa GCash at pag-cash-in ng isang beses, maaari na silang magkaroon ng 500,000 piso na wallet limit. Mas pinadaling cash-in process at mas ligtas na transaksyon. Ito'y matapos gawing opisyal ng GCash at ng PayPal ang kanilang partnership nitong taon sa GCash headquarters sa Taguig. Ayon ho kay GXchange President at CEO Renren Reyes, kinikilala ng GCash ang importanteng tungkulin ng PayPal sa mga manggagawang Pilipino, mga freelancer at mga digital at mga manggagawang Pilipino at ng mga freelancers. Dagdag pa rito, ang bagong feature na ito ay naglalayong mapalakas at masuportahan ng malaking bilang ng mga manggagawang Pilipino at ng mga online entrepreneur sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas epektibo at mas madaling paraan ng pag-manage ng kanilang mga pera sa Pilipino.
GCash. Ayon naman kay GCash International General Manager Paul Albano, ang linking PayPal account to GCash ang siyang fastest, most affordable at simplest end-to-end experience sa ngayon. Wanted naman sa ilegal na droga sa Mindoro Oriental na huli sa Samar. Detalye RH34 Jane Galit Bantayan, Jane. Matapos ang 6 na taon na pagtatagos sa batas ay nahuli naman ang otoridad ang isang wanted person doon sa Socorro, Mindoro at doon ito nadakip sa Calbay City sa Samar sa ikinasang joint operation. Ayon sa report ng PNP, nadakip ito ng Municipal Police Station ng Calbay kasamang Provincial Intelligence Unit ng Samar, Provincial Police Office at 804th Mobile Company Regional Mobile 1st Battalion. Sa report ng PNP Calbay, itong wanted ay tinuturing na top 2 most wanted person ng Socorro MPS dahil mga sa illegal na droga o humarap ito sa kasong illegal na droga. Doon ito nadakip sa Purok 1, Barangay Rawis, Calbay City sa Samar. Ayon pa rin sa report ng kapulisan, ang nasabing wanted ay may standing warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na emisyo naman mula sa sala ni Presiding Judge ng Regional Trial Court RTC Branch 42, 4th Judicial Region, Pinamalayan, Mindoro Oriental, Pichado, Agosto 16, taong 2018. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nakakulong na at gumamit naman ang PNP ng body camera o alternative recording device sa ginawang operasyon. Nasa kustodiya muna ito ngayon ng Calbay City Police Station. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo. Magandang gabi ho kay Madison Lee, kay Munda Macyu, siyempre ho kay Rasek Okrol. Magandang gabi ho kay Noel Amudo, kay Magdalena Pasyon Graza. Nakikinig ho sila, nanonood dyan ho sa may Baguio City. Siyempre kay Hannah Jane Chan, ang suki na ho ng palatuntuna. Nakikinig ho sila sa General Trias City sa may Cavite. Happy Sunday ho kay Sir Leo Javares, nanonood ho sa Puerto Princesa City sa Palawan. At sa iba pa ho nating mga kababayan kagaya ho ni Nelson Malinaw, nanonood ho via Facebook live streaming ho ng Palatuntunan. Nasa drug list naman na sa Cota Survivors Operation sa Olongapo City. Magkano ang pinag-uusapan nating droga dito, RH37, Danny Kumilang. Danny. Nasakote sa drug bypass ang isang nasa drug list na suspect na naaresto ito ng mga tauhan ni Police Major Jonard Guevara ng Police Station 1, Olongapo City Police Office sa kaban ito ng Main Street near Washington Guest House, Lower Calaclan, Olongapo City. Sa report, nagsagawa ng anti-illegal drug operation ang Police Station 1 bandang 10:25 ng gabi sa lugar na nagresulta sa pagkakaresto sa isang watchlisted na si alias Lister na naninirahan sa Irving Street East, Tapinak, Olongapo City. Arestado ang suspect matapos makabili ng hinihinalang shabu ang tauhan ng Police Station 1 na nagpanggap na pusher buyer kasama ang isang confidential agent. Na-recover sa nabanggit na operasyon ang apat na plastic sachet ng shabu na may bigat ito na 0.89 gramo na may halagang 6,000 piso mahigit at 2 perasong 100 pisong pera na ginamit bilang mark money. Kasalukuyang nakakulong na ang nasabing suspect sa Police Station 1 Studial Facility habang inihanda ang reklamo ng paglabag sa Republic Act 9165 sa City Prosecutor Office. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Isang babae naman ang arestado sa shabu sa Negros Occidental. Detalye RH46 Rex Cantong Rex.
Arestado ng kapulisan ng isang babae matapos nakitang mayroong na shabu sa loob ng pandesal matapos bumisita sa kanyang kasintahan sa custodial facility ng Kabangkalan City PNP sa nasabing lungsod. Ang suspect, kinilala na si Danica Garrado, 20 anyos residente ng Sitio Home Site, Barangay Camanse ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Captain Jolan Vinson, Deputy Chief for Administration ng Kabangkalan City PNP, inihayag ni Garrado na ipinadala umano sa kanyang kasintahan ng ilegal na droga. Dagdag pa ni Vinson, ang kasintahan ni Garrado ang nabilanggo na noon dahil sa pag-iingat ng ilegal na droga. Maharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165, Section 11 o pag-iingat ng ilegal na droga at detinado ngayon si Garrado sa custodial facility ng Kabangkalan City PNP. Mula sa Action Radio Bacolod, ito si Rex Cantong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balikan na ho natin ang mga ulo ng ating balitaan. Pilipinas hindi magsisimula ng giyera ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Marcos pinarangalan ng sundalong naputulan ng daliri sa West Philippine Sea dahil sa agresyon ng Beijing. Mayora Alice Guo pinatalsik na sa Nationalist People's Coalition. 29 pesos na bigas na ibebenta ng NFA tiniyak na maganda pa rin ang kalidad. Sa pinalaban sa tech editor na isinasangkot sa paghahak sa government at private site, inihahanda na ng NBI. Malaki ang taas presyo sa petrolyo, kasado na naman sa Martel. At iyan na po ang kabuuan ng isang oras nating balita at talakayan dito ho sa programang For Tonight Only. Sa ngalan ho ng aking mga naging kaagapay sa Deezer H News Center, sa atin ho mga engineer sa Deezer H News Television, sa mga engineer din ho natin dito sa Radio Tech, si Norman Moraga, si Billy Domingo, at si Kuya Het Del Moro. Ako naman po, RH15 Giselle Rico Forte. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas, isang minuto bago ho ang alas 12 ng hating gabi. Nang 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita.